Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ako po ba ay naririnig ng bawat isa? Alam po ah. Amen. Sige po. Kahit mga 10 lang po or 5, okay na po. Magsisimula na po tayo. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magpasimula, tayo po ay umawit sa Panginoon. Ikaw ang magtagumpay. Magtagumpay natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Nang ako'y tawagin mo na maglingkod sa'yo, alinlangan at takot ang nadama. Paano nga ba ang kakayanin ng mahinang tulad ko, ang mabigat na pasanin bigay mo? Ikaw ay nangako na lagi niyo ako sasamahan. Talino, kapangyarihan iyong ibibigay. Kahit na nga po'y nasusunod, mga pangarap ay kakaipuran. Ang dating buhay ay di na muli babalikan. Panginoon, Panginoon, hawakan niyo aking mga kamay at sa harap ng kaawa langit kong ikaw ang magtagumpay. Panginoon, Panginoon, aking nadarama, digmaan sa puso, sa panganimay nakaabang. At yun nakapaligid aking mga kahinaan, Panginoon. Ako nyo'y hindi ako iiwanan, langaling ang dalangin ko na sa aking puso ikaw lagi ang magtagumpay. Dalangin. Dalangin sa aking puso, ikaw lagi ang magtagumpay. Hallelujah, Panginoon. Kayo nga po ang magtagumpay, Panginoon, sa buhay namin ito. Ano mga panganib, ano mga pagkilos ng kaaway, Panginoon, ano mga digmaan, O Diyos, ang aming daraanan, kayo po ang magtagumpay. Hindi po ang aming kaparaanan, hindi po ang aming katalinuhan, karunungan, kundi kayo po, Panginoon, O God. Kung kami lamang ay wala kami magagawa, O Diyos. Panginoon, na dalangin ko na patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, linisin niyo po kami, Panginoon,
bata. Kung gawin niyo po kami karapat dapat, O Diyos, samahan niyo po kami. Ang inyong lingkod, Panginoon, ay gamitin niyo lamang bilang instrumento upang maghatid ng inyong salita, O Diyos. Muli, Panginoon, salamat, salamat, O Diyos, sa inyong faithful, O God, sa inyong pagsama. Ngayon, nandito kami na lalo namin pinagbubuti, Panginoon, ang katagumpayan ninyo, Panginoon. Andiyan na yan, Panginoon. Pinagtagumpayan nyo na yan, Panginoon. At amin po itong kiniklaim, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming samadalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah po rin na, Panginoon. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay yung fight for your faith. Paglabanan natin ang ating pananampalataya. Bakit kaya? Kasi dahil po sa dami natin iniisip o problema o kung minsan ay gusto nating sukuan, gusto natin ang tayo ang gumawa ng paraan kahit na nakakasagasa ng iba lang. May nakakalimutan tayo kung saan ba tayo kumukuha ng kalakasan. Na meron palang masigit na laban para maibsan ang lahat, ang laban natin sa ating pananampalataya. Ngayon, ito ba yung laban na physical o yung nakikipagsuntukan, laban na debate, laban na kung sino ang mas mataas na boses, siya yung tama? Yun ba yung laban na ating pinag-uusapan dito? So, sige po. May mga laban po kasi, amen, fight for your faith. Na, ibig sabihin po niya, naririnig po akong ayos. Salamat po at po rin, Panginoon. May mga points po ako dito na minsan ang akala natin ay yun yung mga laban natin. So, minsan is yung against our critics sa ating pananampalataya o yung mga nagda-doubt o yung tingin nila eh parang hindi totoo yung pananampalataya nito. So, yung ganun po ba? So, marami po yan. Siguro, simulan natin sa mga malalapit na. Simulan na natin sa mga kamag-anak. Huwag na tayo lumayo. Sa kamag-anak na lang din ni Jesus, yung mga kapatid niya. Sa yung mga kaibigan niya na tinutukso siya. Na kung gusto mo lang magpasikat, pasensya na pa. Isasabihin ko lang po yung mga verses o yung mga kung saan yung context dahil medyo mahaba po. Kanina nga po iniisip ko kung magpapaawit pa muna pero medyo nawala yung aking kaba nung nakapagpaawit at talagang sinasamahan tayo ng Panginoon. So yun nga. So yung sa kamag-anak lang natin o yung kay Jesus na lang, yung mga kapatid niya sa John 7, di ba? Gusto magpasikat ka na. Pero ano sabi ng Panginoon? Mahina niya sinabi na hindi niya papanahon. Kung kayo, pwede niyong gawin yung gusto ninyong gawin. Pero kasi ang ating Panginoon, yung ginagawa niya, yung sa kalooban ng Panginoon, sa tamang panahon. So, sumunod po yung medyo lumayo-layo tayo ng konti. Mga kaibigan, si Job po. So, si Job, yung mga kaibigan niya, di ba, na bakit siya napaparasa, bakit niya nadaranasan yung mga sakit niya o yung mga nangyayari sa kanya. Dahil may kasalanan si Job, dahil may kasalanan yung mga kamag-anak ni Job, di ba? So, na mas matalino ang mga kaibigan niya o mas marunong yung mga kaibigan niya kaysa sa kanya. So, yun po yung sa atin, sa panahon natin ngayon. Hindi po yan nalalayo. Yung mga kamag-anak natin, una. Pangalaw, yung mga kaibigan natin na isa na yung kilala tayo noon na kung ano yung ginagawa natin, tingin nila yun pa rin tayo. At syempre, may mga hindi sila alam na hindi nila alam, by grace tayo ay binabago unti-unti. At yung sumusunod, yung medyo lumayo tayo ng konti, katrabaho. Sige po. Kung pwede lang po, Sis Melody, pwede ko po sanang i-join ko po kayo sa video. So, yun nga po. Sa ating mga katrabaho, madalas tayo pa yung
nahihiya sa pag-share ng ating pananampalataya. Hindi kaya pag nakita nila sa atin yung tama na medyo against sa kanila. For example, gusto kang pagsinungalingan na ng katrabaho mo para siya ay maligtas. Pero dahil kasinungalingan yun, at gusto natin na masabi yung katotohanan, sasabihin natin yung katotohanan. Pero nga lang, ang nangyayari ay medyo nagiging negative tayo sa mga katrabaho. Pero dahil dun, nagiging turing nila sa atin ay kaaway. O sabi nila, ganyan ba yan? Talaga, ganyan ba ang Kristiyano? Kumbaga, sabihin pa saan din ng mga ating mga katrabaho, ganyan ba ang mga Kristiyano? Isusuplok? Ano sa kapahamakan? Pero syempre, hindi po kasi nila naiintindihan yung ating ginagawa na kung ano yung marapat dapat, kung ano yung hindi dapat. Amen po ba? So, medyo layuan pa natin. Yung mga nasa environment na lang ho. Yung mga nasa paligid natin mismo. Na hindi pa tayo nakakausap na criticize na tayo. Bakit? Tatahimik lang yan. Pero may ginagawa rin niyang naiisipan na nila tayo. Well, huwag na lang din tayo lumayo. Sa atin din naman. Bilang Kristiyano. Yung minsan nga po na may napatanong po sa atin na isang kapatiran na bakit po kaya ganun? O hindi kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na tayo ay nakakilala. At kapag ako'y tumitingin sa iba, kawawa naman sila na hindi nakakilala. Buti pa ako. Hindi po kasi ganun. So, sa atin na lang po mismo, no, na kapag tumitingin tayo sa unbelievers o sa mga environment na dapat ay maituring tayo na tuwid, maituring na lumalakad tayo sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi po by saying na mas tama yung relihiyon ko sa relihiyon mo, mas tama yung ginagawa ko sa ginagawa mo. Hindi natin kailangan na yung parang may laban kung paano nating sabihin na, no, na may pasigaw na kala mo nag-aamok ng isang debate. Hindi po sa ganun. Pero yung makita sa ating kilos, sa ating pagsasalita, sa hinahon, sa katalinuhan, sa wisdom. Sige po, mamaya babanggitin po natin yan. Pero bakit po kaya yung mga nasa surrounding natin? Blessed morning po sa bawat isa. Amen, hallelujah. Purin po, Panginoon. Bakit po kaya ganun ang ibang tao? Well, una ay nai-insecure sila. Yung mga ganun, o mas nakikita ng, sabi natin sa trabaho na lang din, na mas nakikita ni boss na tama ang ginagawa nitong isang katrabaho ka o kayo. O nakikita ni boss na parang mas totoo siya o mas loyal, mas truthful yung sinasabi nito o ginagawa sa kanyang trabaho. E samantalang ako, kailangan kong magsinungaling para iligtas ko yung sarili ko. May mga ganun. Bakit po kaya? Na-insecure sila. Kasi nakikita nila yung kamalian nila sa sarili nila. By our actions, hindi natin kailangan na sabihin na mali ka kasi, mali ka kasi, mali ka kasi. Hindi natin kailangan yun. Makita nila na yung hindi pala tuwid yung kanilang kilos o pananalita by our works. Bakit po? Hindi po kasi tayo nagpapa-apekto sa ginagawa nila. Hindi po tayo dapat magpa-apekto sa kung ano yung daloy, kung paano sila lumaban, kung paano sila mag-handle ng mga situation, which is makamundo. Tayo kasi, we are handling our situation sa kung paano i-handle ng Panginoong Hesus yung isang sitwasyon. So, na topic na po natin yan. Hindi tayo kumikilos worldly, but we are kumikilos dun sa kung paano kumilos ang ating Panginoong Hesus. So, yun nga. So, yun yung una, no? Bakit sila ganun, yung mga critics na mga nasa paligid natin? Because they're, one is
sometimes they are insecure. Pangalawa is they think or they saw yung kung ano yung past natin o yung nakaraan natin. O dati, sabihin natin, dati medyo loko-loko yan o nangungupya pa nga sa akin yan o madalas nagsisinungaling. Sabihin natin worst come to worst. Nagbebenta ng droga o gumagawa ng droga na ngayon, eh, hallelujah ng hallelujah. So, sa kanila, medyo tabingi yung iba dahil o yung parang hindi sila masyadong believe o hindi sila naniniwala dahil yun nga naiisip nila o nakita nila yung dati natin tayo, pero yun nga yung dapat maging strength natin. Amen po ba? Strength na naging ganun nga po tayo noon. Pero yun yung proweba na ito na tayo ngayon, na binago na tayo ng Panginoon, na unti-unti by grace, hindi po sa pagmamalaki na bago na ako, hindi na ako tulad ninyo, hindi na ako ganyan, hindi po ganun. But by grace, we keep continuing yung pagbabago sa atin ng Panginoon. We're hindi tayo bumabalik sa kung ano man tayo noon. By grace, of course, lagi natin inaano yan, ano? Na lagi natin ibinabato sa grasya ng Panginoon. Lagi natin binabato yung papuri sa Panginoon. So yun nga po, maging kalakasan natin yun. Kumbaga, imbis na panghinaan tayo ng loob, eh maging boost pa natin yun para maipagmalaki kung paano tayo binago ng Panginoon. But by not comparing to others, by comparing our past sa kung ano yung present natin. Amen po. Naintindihan po ba natin? Isa mo po bang amen po dyan? So yan. Hallelujah. So yan nga po. So, pangatlo, bakit ganun? Kasi po mga kapatid, bilang Kristiyano, nasa sa atin na po kasi yung spotlight. Well, for example, kapag ka-artista or leading artista sa isang pelikula, they are doing their best para mas maipakita yung talent nila, yung pagdrama nila, pagiging komedyante, o kung ano man. Pero tayo bilang Kristiyano, mas lalo tayong nakikita ng mundo. Bakit po? Naiiba po kasi tayo. Amen po ba? Bilang mananampalataya, naiiba yung way natin sa way nila. O sabihin natin ganito tayo dati, sumasabay tayo sa kanila dati. O minsan nauunahan natin sila sa mga ginagawa nila, mas master pa nga natin. Diba? May mga ganun pa na palataya na mas sinasabi nila na pabalik na ako, pupunta ka pala. So, may mga ano pa. So, nung nakakilala tayo, dahan-dahan tayong lumilihis. At yung mga itong mga tao naman na dating kasakasama natin sa mga ginagawa nating kasalanan, tumitingin na sa atin. I mean po, nakikita na nila tayo. Bakit? Hindi na kasi tayo same flow. Tingnan nyo, kapag same flow, nasa likod lang tayo. Hindi niya na tayo kailangan tignan. Alam niya na nasa likod ka lang niya. Pero pag tayo ay nalihis, mararamdaman niya na wala na palang sumusunod sa kanya. At makikita niya na tayo. Yun eh, makikita na tayo ng tao na naiiba, na may nababago sa atin. At yun yung sinasabi nating spotlight. Yun yung ilaw na nasa atin na nakikita na po tayo from darkness to light, na mas lalo nating pag-igihan. But not saying na mas lalo akong bumubuti, hindi natin kailangan sabihin mas lalo akong mabait, mas lalo akong nagbibigay. Hindi natin kailangan sabihin yun. Hindi natin kailangan na ipumukha, oh, ito, nagbibigay ako. Ganyan. Hindi ganun. Pero, yung natural na may nababago, natural na may kumikilos sa atin. Amen po ba? Again, not by boasting. Pero, pag nakita ng tao, syempre, may naiiba sa'yo, ah. Parang mas lalo ka bumubuti, mas lalo kang nagsashine, o ganyan, ganyan. So, syempre,
of course, thank you. Nagpapasalamat tayo at binibigyan natin yung papuri sa Panginoon. Praise to God, para hindi natin maisarili yung papuri na yun. At nang sa ganun ay matuto tayo maging humble. Ayun, diba? So yun nga, yung spotlight and napupunta sa atin. So ayan, konti na lang yung panahon. Ay, konti na lang po yung oras. So bibilis ako na lang po. So yun. So, nasa sa atin yung spotlight, kaya mas lalo natin dapat galingan. So, against yung iba naman, dahil nagiging yung kilos natin nagiging against culture or yung religion o beliefs nila. For example, yung dati nating pinanampalataya na nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi pala dapat ganun, hindi ganto, na hindi pala dapat sumamba sa ganto, hindi pala dapat magkaroon ng gantong symbol, na pag nakita na ng ibang nating kama ng palataya noon, hindi ka na pala sumasamba sa mga ganun, medyo ma-offend pa nga minsan sila, di ba? Pero tayo, sa ating pananampalataya, na hindi natin kailangan pang explain yung sarili natin, but to see, and yung ma-explain na lang natin by our works. Kasi madalas po kasi hindi po kasi nakikinig ang mga tao by our words. So wag na lang natin sayangin ang ating bibig. Pag alam na natin na dumisagree sila, or kumbaga agree to disagree, let them see yung glory sa atin by our works, by our kung paano man tayo kumilos o kung paano tayo mag-isip. So ano pa po ba? So, yan, nadya-justify pa nila yung kanilang mga beliefs na, pinagaling to ng santong ganto, ng ribultong ganto, o na kung sino, o itong item na ito, ay agimat na ito, ay pinagaling ng aking kamag-anak, kapatid, o kung sino pa man. So, maraming ganon, dahil hindi na kasi tayo naniniwala sa mga ganong pananaw o paniniwala, we are against of that. So, medyo na-offend sila, and then they are more on looking into you dahil naiiba na tayo. Amen po ba? So, yun po yung sa ano, no? Sa, sige po, basahan ko po kayo sa John 10:10. Kasi alam niyo po kasi mga kapatid, kapag tayo ay naniwala o nanampalataya na sa ating Panginoon, talagang we expect ang mga suffering. Ayun nga po, ayan. John 10:10, dumarating ang mga magnanakaw para lang magnakaw pumatay ng gawas. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao, ang mga tao ng buhay na ganap. Ako ang mabuting paso at isang, kumbaga, so, andyan yung paghihirap natin na dumarating yung magnanakaw o para lang magnakaw pumatay magwasak, yung mga problema. Siyempre, of course, yung lalo pang kumikilos yung kaaway sa atin. Well, minsan kinakalaban natin yung mga tao, nire-review natin yung mga tao mismo, o sinasabihan natin na aswang, demonyo, yung mga ganun. Pero, hindi natin alam na ito yung kilos ng kaaway. Na, pagka dumating sa atin, we know na sinabi na to ng Panginoon, alam na to ng Panginoon na darating to sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon na kasama natin ang ating Panginoon. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. So kasama natin ang Panginoon. Ano pa po ba mga kapatid? Ayan pa, masaklap niyan. Babastusin tayo dahil nabastos natin o natin ang ating babastusin nila tayo o babatuhin nila tayo dahil nabastos natin o na-against nila natin yung kanilang paniniwala. So may mga ganun mga pangyayari, may mga pangyayari pa mga kapatid na masaklap niyan. They are more knowledgeable sa Biblia, kaya nilang pagbalibalikta rin ang salita ng mga nakasulat sa Bible, pero tayo ay mananatiling peace. Hindi tayo yung makikipaggera. Makikipaggera tayo, pero by how? Paano tayo makikipaggera? Mamaya po. So, yung una po, no, nasabi po natin na
fight for our faith against our critics. Yung pangalawa ay against the culture and religions. Ang last ko ay yung against ourselves. Meron pala talagang battle sa sarili natin against our nature self po, mga kapatid. Unang-una po dyan is yung pride na tingin natin dahil tayo ay mas marunong sa Biblia o nag-aaral sa Biblia, mas tama tayo, mas karapat dapat tayo, mas righteous tayo. Hindi, mga kapatid. Pag ganun, mga kapatid, lalo tayo nagiging humble, lalo tayo nagkakaroon ng peace, lalo tayo nagkakaroon ng kaunawaan, lalo tayong understanding, mga kapatid. Alam natin kung ano ang dapat ikilos na tama. Hindi yung parang tama lang. Hindi yung tama lang sa ating kaisipan, pero tama sa kalooban o tama sa paningin ng Panginoon, yung nakakalugod sa ating Panginoon. So yun po, pride. Lack of knowledge, of course. Yan nga, kaya nga po tayo may Biblia, mga kapatid. So pero hindi rin ibig sabihin na we have the knowledge, may mga panahon po, mga kapatid, na ang sagot ay yung hindi na umimik. Nagigets po ba natin, mga kapatid? May mga sagot na kailangan lang pala na tumahimik. Bakit po? Kasi kapag nagsalita pa tayo, yun nga po yung sinasabi natin, na masasayang lang yung ating laway. Alam natin na sa isang argumento, sa isang debate, ay walang nananalo. Kaya ipakita na lang natin by our works, by what we understand in Bible, kung ano man yung ating natututunan. Amen po. So, malapit na po. So, well, against ourselves, yun nga, yung sa pride, lack of knowledge, minsan sa madalas, yung nauuna pa natin yung aya ng ating kaibigan o yung lakwan siya, imbis na tayo yung parang syempre mas excited tayo dun sa lakwan siya kaysa sa pagpunta sa gawain o kung ano man yung gawain ng Panginoon. So, sickness, yung sakit o kung ano mang sakitan, lagnat, sipon o kung ano, hindi tayo makadalo dahil merong ganyan. Yung sa finance, hindi tayo makadalo dahil walang pamasayo kung ano man yan. Sinabi nga po natin dito sa ating gawain na kung sino man ang walang pamasayo o hindi makapunta dito sa ating gawain, sige po, mag-taxi na kayo, pumunta na kayo dito. Yun nga po sinasabi natin. So, tiredness, yun na, huwag na natin pasikot-sikutin, katamaran. Pero mga kapatid, pag nararanasan natin to, we always ask God for strength, motivation, healing, finance, provision. Bukas po ang langit, mga kapatid. Handang ibigay ng Panginoon, basta gagawin natin yan para sa kanyang gawain, mga kapatid. Ang Panginoon nga po, bumubuhay pa ng patay eh. Iyon pa kayang yung bigyan tayo ng motivation para pumunta sa kanyang gawain. Amen po ba? So, in our conclusion, gusto po yung oras natin. So, our God can fight for himself. Hindi natin kailangan ipaglaban pa yung o idepensahan pa ang ating Panginoon. So, our fight can defend his stand. Makikita na lang yung pananampalataya na yan eh. Pero ano po ba dapat yung paano ba tayo dapat lumaban? Hindi po sa lakas ng sigaw, hindi po sa laki o lakas ng ating katawan, hindi rin para mapaipakita kung gaano tayo kayaman o katanyag. Sa mundo kasi na to, kung sino yung mas mayaman, kung sino yung mas tanyag, siya tong tama. Pero hindi ganun, mga kapatid, kundi sa paglakad sa salita ng Diyos, makita nila yung glory sa atin, makita yung glory ng Panginoon sa atin. Kapag sumasagot tayo kung ano man yung ginagawa natin, may peace, may wisdom, may joy. Amen po ba? May comfort, may talino talaga pag tayo ay kumikilos. May ano talaga, maaari talagang against sa takbo ng mundo,
pero yun yung resulta o yun yung sign na tayo ay kumikilos sa salita ng Panginoon. Nasa kahit anong sitwasyon o panahon, laging may kagalakan, pag-asa, kahinahunan, talino at pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, sayang po yung talino na yan, sayang yung wisdom na yan. Kung madalas tayong, kasi kapag may kaguluhan o pag-aaway, wala din yung pagmamahal. So, let us bring yung pagmamahal ng Panginoon sa kahit saan mang sitwasyon. Amen po ba? So, yun na lang. Sa Galatians 5.22, yung fruit of the Spirit, amen po ba? So, hindi po lagi na kapag sinasabing ay laban, kailangan mo talagang depensahan. Kailangan mo talagang makipagdunggulan, kumbaga. Pero, pag sa pananampalataya, yung paglaban natin sa ating para sa ating pananampalataya ay yung paglakad mismo sa kanyang salita, yung pagsunod sa kanyang mga inuutos. Amen po ba? Hallelujah. At syempre, mas matinding laban, mas naggo-grow ang ating pananampalataya, mas matinding laban at mas matagal na laban, mas nagmamature ang ating pananampalataya, mas lalo tayong nagsisik o nagbabasa ng Biblia, mas lalo tayong nagiging marunong, hindi nagmamataas, at lalo tayong nagiging humble. To God be the glory. Po tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat na tinuruan niyo kami na lumaban sa aming pananampalataya. Salamat Panginoon na binigay niyo po sa amin ang inyong armor, yung inyong mga kalasag upang lumaban, Panginoon. Ang inyong salita, O Diyos, ang aming sandata, O Diyos. Pananalangin ng may pananampalataya na may pasasalamat, Panginoon, dahil alam namin na ito ay victory na agad, Panginoon. Victory na agad sa inyo, Panginoon ng God. Hindi po para sa kung ano man yung layunin namin o ano man yung kagustuhan ng aming laman, kundi sa kung ano yung kalooban ninyo, Panginoon ng God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon ng God. Bigyan nyo kami ng kalakasan sa araw na ito, na maitaguyod namin, maipaglaban namin ang aming pananampalataya sa amin mismo, Panginoon, O God, against the pride, against tardiness o sickness o kung anuman gawa ng kaaway o anuman tukso ng kaaway sa amin, Panginoon, O God. At nang sa gayon, Panginoon, O God, sa lakas na ito ay magawa namin ang inyong kalooban, Panginoon, ang inyong mga inuutos sa amin, Panginoon, O God. Turuan at tulungan niyo kami na maging more and more and more obedient sa inyong mga salita, Panginoon, O God. Palakasin niyo po bawat isa ang mga nanghihina, Panginoon. Provide niyo po, Panginoon, O God, ang mga nangangailangan, O Diyos. Panginoon, itaas niyo po, Panginoon, ang mga nanghihina o yung mga nalulugmok, Panginoon, sa kanilang nararanasan, Panginoon. Pakita ninyo sa kanila. Iturun ninyo sa amin, Panginoon, sa kung paano po talaga lumabang, Panginoon, O God. Na hindi po namin kalaban ang tao, na hindi po namin kalaban ang aming mga asawa, hindi namin kalaban yung aming mga kamag-anak o yung mga kaibigan o mga nasa environment, but their spirit na kailangan namin labanan, Panginoon, through prayer, Panginoon, through rebuking the work of the evil, Lord. And also we pray for the gawain sa youth camp po, sa Youth Camp Revival sa Alfonso Cavite, Panginoon, O God. We claim your victory, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, kayo po ay sumama sa gawain na to, Panginoon, O God. Ang inyong kalakasan, Panginoon, ang inyong presensya ang siyang sumama sa bawat isa sa mga tatayo dito, sa mga dadalo, Panginoon, O God. Panginoon, ibuhos niyo ang inyong presensya, ibuhos niyo ang inyong love sa bawat isa sa mga dadalo na to, Panginoon, O God. At anumang pagkilos ng kaaway, we rebuke this, O God. O, hallelujah. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang magtagumpay, ang siyang maitaas, Panginoon, sa lugarin ito, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samadalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. To God be the glory po. At patuloy lang po tayo na lumaban sa ating pananampalataya. Hallelujah.